Say praise the Lord po. Praise the Lord, mga mahal. Tayo dumalangin muna sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, dearest Jesus. Mapagpala naming Ama sa langit, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, ang mabanal o Diyos, narito kasama namin ang iyong minamahal na mga anak na kilang Diyos sa lugar na ito. Mahal na Panginoon upang patuloy ka naming sambahin sa kagandahan ng iyong kabanalan. At sa mga sandaling ito, narito kami, O Diyos, sa pakikinig ng mga salita mo, mahal na Panginoon, sa ganang akin ang mambanal, wala akong magagawa. Pakilang Diyos, ikaw ang aking naasahan at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Sumaamin ka, dakilang Diyos, sa umagang ito. Alisin mong hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita, O Diyos. Buksan mong puso at pangunawa ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Anoint thy word. Anoint thy word, O God, in the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Lahat magsabing praise the Lord, min mahal. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Amen. Bagong lahat, mga kapatid, ay nais kong magpaabot muna ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa umagang ito. Amen. Hallelujah. At ako po yung nagbibigay ng double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating pag-alaala sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa sa lugar na ito, sa lahat ng ating mga preachers, sa lahat ng ating mga elders, ating mga awit manunugtog, maging sa lahat ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagsalu-saluhon po natin, mga kapatid, ang Word of God. Amen. Sa aklat po ng Romans chapter 6, verse 16, mga minamahal, basahin po natin. Romans chapter 6, verse 16. From the book of Romans chapter 6, verse 16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Amen. Hallelujah. God bless you. Tagalog po. Ayon sa mga taga-Roma 6:16, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin ni yaong tinatalima. Amen. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos sa kanyang mga salita, may mahal. Ang dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita sa umagang ito. Amen. The flesh or the spirit, which shall we serve? Mayin mahal. Yung laman or yung Holy Spirit, mga kapatid, anong ating paglilingkuran sa dalawa? Amen. The flesh or the spirit, mga kapatid ko. Amen. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo yung mga alipin yaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay at maging sa pagmaging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po bilang mga Kristiyano, mga kapatid, binago na po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing amen. Mga minamahal, nakamta natin yung pagbabago sa buhay. Ini-enjoy na po natin, mga minamahal, yung mga kamanghamanghang kalayaan na ating nakamtan, mga kapatid, mula sa ating nagmamahal na Diyos. Ano pong kalayaan? Kalayaan po sa pagiging alipin ng kasalanan. Amen. Na dati-dati, mga minamahal, kahit ayaw mong magkasala, gusto mo nang magbago, pero inuudyokan ka pa rin ng kaaway na magkasala, mga kapatid ko, sapagat alipin tayo noon ng kasalanan. Mayin mahal, pinalaya tayo ng dakilang Diyos maging sa Moses Law. Mayin mahal, ngayong panahon natin ay dispensation of grace, mga kapatid. Amen. At kalayaan po sa mga tradisyon. Mayin mahal, pinalaya tayo ng dakilang Diyos yan. Pinalaya tayo sa ating mga karamdaman na bunga ng kasalanan. Amen. See, praise the Lord. Kaya desire ng ating pinakamamahal ang Panginoon, mayin mahal, na tayo po ay lubos ang magiging malaya, mga kapatid. Ayaw ng dakilang Diyos, mga minamahal,
nagawin nating lisensya yung ating pong kalayaan na taglay sa paggawa natin ng kasalanan. Amen. Mga minamahal ko. At sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, mga kapatid, basahin natin. Galatians chapter 5 verse 1. From the book of Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Amen. Right. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Galacia, kapitulo 5, versikulo 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Pinalaya na kayo ng ating pinakamamalapan sa Kristo, huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Malaya na tayo, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Pinatawad na tayo ng dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, at tayo po ngayon ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, tayo po ay pinag-iingat. Mga minamahal, kung hindi tayo mag-iingat sa desire ng ating mga flesh, mga kapatid, ito po ang sisira ng ating espiritual. Kung hindi natin babantayan yung ating mga sarili, mga minamahal, kung saan na ba napupunta itong ating mga sarili, mga kapatid ko, pag hindi natin nakontrol yan, yan po ang sisira ng ating pong paglilikod, ng ating espiritual. At dyan po, mga minamahal, mawawala sa atin yung mga benefits. Mawala sa atin ang langit, mga minamahal. Hallelujah. At kaya nga po, mga kapatid ko, mag-ingat daw ang bawat isa, mga kapatid. Ingatan natin, mga minamahal, sa araw-araw na ating pamumuhay, ang unang-una nating kaaway, kalaban, walang iba kundi yung ating mga sarili. Amen po. Praise the Lord. Kung hinahatak tayo ng ating mga katawan, ng ating mga sarili, mga minamahal, sa kalayawan ng mundo, mga kapatid, mga minamahal ko, napakadelikado na niyan. Kaya sabi ng nabasa nating unang talata, mga minamahal, kung saan tayo naglilingkod, mga kapatid ko, alipin tayo ng bagay na iyon. Kung pinaglilingkuran natin, iniidolo natin, mga minamahal, yung mga bagay sa sanlibutan. Iniidolo natin yung ating mga katawan, yung ating mga sarili. Mga minamahal, wala tayong panahon sa dakilang Diyos. Ang Panginoon natin yung ating mga sarili mismo. Amen ba? Kaya mga minamahal, nakita natin sa buhay ng ating minamahal na Ebanghelista Wilde Estrada Almeida, ating beloved, mga minamahal, beloved parents in the Lord, sa kanilang beloved children. Mga kapatid, paanong naglingkod sila sa dakilang Diyos, mga minamahal, na araw-araw isinusuko nila yung kanilang mga sariling katawan sa ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng ano, mga minamahal? Sa pamamagitan po ng sakripisyo. Amen? Sabi lagi ng ating beloved honorable pastor, extreme sacrifice makes you perfect. Habang ikaw po ay nahihirapan sa paglilingkod, habang meron kang sakripisyo, habang mga minamahal ko, nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, lalo pong napapalapit ka sa pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, tingnan nyo ang Galatians chapter 5, verse 13 hanggang 15, mga kapatid. Basahin natin. Still from the book of Galatians chapter 5, verses 13 to 15. For brethren, ye have been called unto liberty. Amen. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Amen. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Ayon sa Galatians 5:13 hanggang 15. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Amen. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Amen. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa mga tuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang
nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo maglipulan sa isa't isa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mahinmahan. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ito po yung mga paalala ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga mananampalataya, mga kapatid. Kinakailangan daw, mga minamahal, magiging maingat ang bawat sa atin. Yung kalayaan taglay natin ngayon, mga minamahal, sabi roon sa ating nabasa, mga kapatid ko, yung ating mga kalayaan, tinawag tayo sa kalayaan, huwag lamang gamitin, mga minamahal, ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo. Mga minamahal ko, pag-ibig. Amen. Pagkakaisa. Say praise the Lord. Mga minamahal. Sabi rito sa 15, mga kapatid, kung kayo'y nagkakagatan, mga minamahal, kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. Tingnan niyo, mga kapatid ko. Ito po'y tinatawag na division, mga minamahal. Nagkawatak-watak, mga kapatid, yung kaisipan ng mga mananampalataya. Bahala ka na dyan, mga minamahal. Wala kong pakialam dyan, mga kapatid. Yan po'y napakadelikado. Ang sabi ron, mga minamahal, ay huwag kayong, mga minamahal, sabi rito, mag-ingat tayo, mga kapatid ko. Huwag tayong magkagatan. Huwag tayong magsakmalan, mga minamahal. Hinahanap natin yung kahinaan ng ating kapwa, mga kapatid ko. Mga minamahal, hindi po ganon. Amen po. Sabi ron, mag-ingat kayo. Sabi ron, mga minamahal, baka kayo'y malipol. Kayo'y malipol, mga minamahal. Masira, mawasak, mga kapatid ko, yung ating mga paglilingkod sa dakilang Diyos. So para maiwasan po yung pagkawasak ng espiritual, mga minamahal, ng lahat ng mananampalataya, may mahigpit pong bilin si St. Paul, mga minamahal. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 16, mga kapatid. Tingnan natin, mga minamahal. From the book of Galatians chapter 5, verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Right, amen. Sa aklat ng taga-Galacia, kapitulo 5, versikulo 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Mga minamahal, sabi rito, mga kapatid ko, ay magsilakad tayo sa Espiritu. Anong ibig sabihin nun, minamahal? Magsilakad sa Espiritu. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Ipamuhay natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ron, mga minamahal ko, ay magsilakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, mga kapatid ko. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung lalakad tayo sa Spirit, lalakad tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, wala nang mahalaga sa iyo, mga mahal, kundi yung sundin ang kalooban ng dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi raw tayo magiging alipin nung lastly desire, mga mahal. Yung desire ng ating mga laman, mga kapatid, hindi na mamamayan, hindi na po mamamayan iyan sa ating mga buhay. Amen ba? Kaya isa po, mga mahal, gusto kong isingit ito. Isa sa paglakad po sa Espiritu, mga mahal, ay yung nasa 1 Corinthians chapter 3, verse 3 hanggang 7 po, mga kapatid. Dito po, makikita natin, yung sabi ni St. Paul, kayo'y sa laman. Matagal na kayong mananampalataya, ang sabi rito, mga mahal, pero hindi nyo pa alam ang kalooban ng malapit. Nagsisilakad pa kayo sa laman, sabi rito. Basahin natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3, verse 3 to 7. From the book of 1 Corinthians chapter 3, verses 3 to 7. For ye are not yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Right. For while one saith, I am of Paul, I am of Paul, and another, I am of Apollo, are ye not carnal? Yes. Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Amen. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Amen. Purihin ang dakilang Diyos sa Tagalog po, mga mahal.
1 Corinthians chapter 3 verse 3 to 7. Ayon sa 1 Corinto 3 hanggang 7. Sapagkat kayo'y mga nasalaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga panibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi baga kayo mga tao? Ano nga si Apollo at ano si Pablo, mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siya nagpapalago. Amen, Rod. 7. Ano pat walang anuman ang pagtatanim ni ang pagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Sabi ni St. Paul, mga mahal sa mga mananampalataya, kayo'y salaman pa. Mga mahal, bakit po? Sapagkat may mga paninibugho. Ano yung paninibugho? Inggitan. Amen. Sapagkat sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y mga salaman? Isa pala sa gawa ng laman, mga minamahal, ito pong paninibugho at ito pong pagtatalo. Magulo, mga minamahal. No? Wala pong pagkakaisa. Yan po pala'y paglakad sa laman. Yung wala tayong pasanin sa gawain ng mahal na Panginoon, yan po ay paglakad sa laman. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Yung hindi pakikiisa sa gawain ng ating mahal na Panginoon, yung walang malasakit, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon, paglakad pala sa laman yan, mga kapatid. Amen. At dun po sa, kay St. Paul, mga minamahal po, sa church ng Galatian, mga kapatid, na sabi niya ron, marami kasing mga nanampalataya, mga minamahal, namimili sila ng mga ngaral. Ang sabi nung isa, ako kay Apollos, ako ang galing niyang mag-preach. Ako naman kay Pablo, ang galing niyang mag-ayuno. Ang galing niya sa leadership. Mga minamahal, nagkakaroon ng pagbabahabahagi, mga kapatid. Namimili sila, mga minamahal, ng mga ngaral. Amen. Alam niyo, pag ang mga ngaral, mga minamahal, tumayo sa pulpito at may panalangin, mga minamahal ko, sa pangunat panalangin, natin bilamin, Honorable Pastor Will Estrada Almeda, igaguide ng dakilang Diyos yan. Mga minamahal, hindi tayo, mga kapatid ko, nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, dahil lamang sa preacher na iyan. Amen ba? Nakikinig tayo ng Word of God kahit sinong itayo, mga minamahal, sa pulpito. Ipag-pray natin, Lord Jesus, mahal na Panginoon, langisan mo po ang aming mga ngaral sa araw na ito. Nanawa kami, pagpalain mo, mahal na Panginoon o Diyos, gamitin mo siyang instrumento. Amen ba? Lahat ng gising magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi rito, ano nga si Apollos at ano si Pablo? Mga ministro lang sila, mga minamahal, sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. Sa pamamagitan ng lahat ng mga ngaral, mga mahal, sa pangunang pangaral at pag-aayuno natin, beloved Honorable Pastor, mga kapatid, nananatili tayo sa kaligtasan. Amen ba? Mga minamahal, at sa bawat isa ayon dito, mga mahal, ayon dito sa ating talata, ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, mga minamahal ko. Oh, ako ang nagtanim, sabi rito. Si Apollos ang nagdilig. Pero importante ba yung dalawa? Hindi eh. Sabi ron, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Amen ba? Ang galing-galing ng preacher na yan. Lumalago talaga ako sa pananampalataya ko kapag naririnig ko yan. Kaya kapag yan ay pinalitan, mga mahal, hindi na ako dadalo. Di ba? Mga mahal, hindi raw po yun. Hindi po ang preacher, hindi po ang mga ngaral ang nagpapalago, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Say praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya mga minamahal, sa ating mga tinatalakay, mga kapatid ko, dito po sa ating aralin, mga minamahal, yung Spirit, yung Holy Spirit, mga kapatid ko, sa ating mga, nasa ating puso ngayon. At yung ating flesh, sabi rito, mga minamahal, the Spirit, the Holy Spirit and the flesh
are contrary to one another. O yun, mahal. Nagkakalaban yan. Araw-araw, mga kapatid, kung may struggle sa buhay natin, sa ating katawan mismo, may struggle, mga mahal. Gusto ng laman, mga kapatid, huwag kang dadalo. Ang gusto ng laman, mga minamahal ko, naku, huwag kang maghanap buhay. Gusto ng laman, mga kapatid, naku, pakuya-kuya-kuya lang. Ayaw magpuri sa dakilang Diyos. Laman yan eh. Amen ba? Natatamad tayong manalangin, mga mahal, magpuri sa dakilang Diyos. Laman, mga kapatid, ang umiiral. Pero ang sinisigaw po ng Holy Spirit na sa ating mga puso, anak, gawin mo yung kalooban ko. Sumunod ka lang sa akin. Purihin mo ako. Amen ba? Mamuhay ka ng kabanalan. Mga mahal, palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya mga minamahal, dapat po lagi nating babantayan yung sarili natin. Amen? Praise the Lord. Kaya pag ang Kristiyano, mga minamahal, mas excited, mga kapatid ko, sa mga gawaing sanlibutan. Pagdating po sa gawain ng mahal na Panginoon, matamlay. Mga mahal, na po ko, napakadelikado na po yan. Delikado na po yan, mga mahal. Maaring mawala na sa kamay ng Diyos yan. Amen ba? Praise the Lord. Sabi po ng Galatians chapter 5, verse 17, mga mahal, tingnan natin ang talatang ito. From the book of Galatians chapter 5, verse 17, for the flesh lusteth against the spirit, right, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Amen. 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 Hallelujah. Sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, Versikulo 17, sapagkat ang laman ay nasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen. Upang huwag ninyong magawa, mga minamahalang kalooban ng mahal na Panginoon, mga kapatid, masyado, mga minamahal, malakas ang laman eh. Masyado pong malakas ang puwersa, mga kapatid, ng ating mga physical. Kaya dapat wise po tayo, mga minamahal. Yung ayaw gawin, mga minamahal ko, ng yung gustong-gustong gawin ng ating mga physical na katawan, mga minamahal, kontrahin natin yun. Amen ba? Kontrahin natin yun, mga minamahal. Kapag ayaw mong dumalo, lalo kang dumalo. Amen? Praise the Lord! Bakit, mga minamahal, tayo dadalo? Para makapanalangin ka sa dakilang Diyos. Para makasamba ka sa mahal na Panginoon. Ano po, mga minamahal, ng layunin? Bakit inuutusan tayo, mga minamahal, sambahin ang dakilang Diyos? Mga kapatid, para hindi na po, mga minamahal, managumpay sa atin yung laman at hindi na makapasok sa atin ang kasalanan. Tingnan niyo, mga minamahal, sa Matthew. Dagdag ko po ito, mga kapatid. Wala sa slide natin. Matthew chapter 26, verse 41. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay Peter, mayin mahal, hindi nyo ba ako masamahan kahit isang oras lang na panalalangin? Nasa Getsemani sila noon. Huhulihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi nyo ba ako masamahan kahit isang oras ng panalangin? Dahil si Peter, mga kapatid, si John, ay naroon po, mga minamahal ko, sa tabi ng ating mahal na Panginoon habang nananalangin ang dakilang Diyos. Nananalangin ang dakilang Diyos. Nakita niya yung mga apostol tulog. Mayin mahal, ang bigat na mga mata, mga kapatid. Talagang antok na antok. May sabi ng dakilang Diyos, hindi niyo ba ako masamahan kahit isang oras ng pananalangin? Sabi ng dakilang Diyos, watch and pray so that you may not enter into temptation. The Holy Spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Tingnan natin, mga mahal, basahin po natin. Matthew chapter 26, verse 41. From the book of Matthew chapter 26, verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ayon sa Matthew 26, versikulo 41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Hallelujah. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Amen. Yung Holy Spirit daw nasa atin, willing talaga yan.
pero mahina yung laman eh. Amen ba? Naalala ko tuloy mga kapatid na yung ating mga manggagawa, mga minamahal, nung araw ay kapag pinag-break ko ng gabi ng Friday, pinag-break ko po ng karne, minamahal. Yun ang aking pinakain, mga kapatid. Pagdating po ng overnight, minamahal, ang bigat po talaga ng mga mata. Lahat po kami, minamahal, talagang antok na antok kami sa gawain. Sunod, minamahal na Friday, pinakain ko naman sa kanila, minamahal, gulay. Pagdating ng overnight, gising na gising, minamahal. Doon ko na pag-aralan, mga kapatid ko, pag talagang pinagbigyan natin ang physical natin, minamahal, talagang bibigat ito, mga kapatid. Hindi ka talaga makapanalangin. Kahit gusto mong manalangin, talagang bumabagsak yung mata, minamahal. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, minamahal, sinasuggest ko rin sa mga kapatiran natin, yung may mga hanap buhay, yung mga workaholic, ika nga, mga minamahal, yung talagang masipag magtrabaho, mga kapatid. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras, ng araw, ang ating mahal na Panginoon. Magpahinga ka naman. Amen? Ipahinga mo naman. Amen po ba? Mahin mahal, sapagkat kung sobrang pagod po natin sa trabaho, yes po, marami kang kita. Pero pagdating po sa pagsamba, bagsak naman tayo, mahin mahal, antok na antok tayo sa pagod. Amen ba? Eh tuloy, mahin mahal, ang bulong ng laman, mga kapatid ko. Matulog ka na lang sa bahay, huwag ka nang dumalo. Amen? Ay sa pagod, mahin mahal, susundin mo na yon. Amen ba? Kaya mga kapatid ko, bigyan natin ang panahon ang dakilang Diyos natin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Alam mo yung sabi ng iba, mahin mahal? Sabi ng iba, ang hirap maglingkod sa dakilang Diyos. Ang hirap sumunod sa ating mahal na Panginoon, mahin mahal. Mahirap talaga kapag pinaglalaanan pa natin yung ating mga sarili. Kaya nga sabi ng Bible, deny yourself. Carry your cross daily. Amen ba? Pasa ninyo ang inyong mga pamatok, ang inyong mga krus, mahin mahal. Ano yun, mga kapatid? 3 times a week, mahin mahal, dito ka. Amen? Magbigay ka ng tithes and offering, mahin mahal. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Humayo tayo, mga minamahal ko. Amen ba? Praise the Lord. Mahin mahal, yan, mga kapatid. Araw-araw natin gagawin yan. Ayaw yan. Ayaw gawin ng laman yan. Mahin mahal, ayaw. Mag-ayuno, mahin mahal. Ayaw gawin ng laman yan. Amen? Pero gagawin natin yan, mahin mahal. Alang-alang po sa kaligtasan natin. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung flesh, huwag niyong kalimutan, at yung Holy Spirit, mga kapatid ko, naglalaban yan. Naglalaban yan araw-araw, mga kapatid. Oh. Kaya anuman po ang pipiliin natin, mga minamahal ko, flesh or Holy Spirit, mga kapatid, malalaman natin yung result o yung bunga. May bunga po eh. Tingnan niyo yung Galatia, kapitulo 6, talatang 8 po. Galatians chapter 6, verse 8. From the book of Galatians chapter 6, verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen, amen. Tagalog po, minamahal. Sa aklat ng mga taga-Galacia, kapitulo 6, versikulo 8, sapagkat ang nag-asik ng kanyang sariling laman ay sa laman magagani ng kasiraan, datapwat ang nag-asik ng sa Espiritu ay sa Espiritu magagani ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, ito po mga kapatid ko. Ang nag-asik daw ng saganang kanyang laman ay, ano ron, mahin mahal, mag-aani naman ng kasiraan. Tandaan po natin ito. Yung ani, wala po sa una, nandun sa huli. Amen ba? Wala pong pagkatanim, umaani ka agad. Amen? Ang sabi nito, mga minamahal ko, sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, tatapot ang nag-ahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. So pinapipili tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hindi ka naman pupuwersahin eh, mahin mahal.
Ang dakilang Diyos, hindi kanya hahawakan sa liig o sa ilong, mga inmahal, sa pagsunod sa kanya. Meron tayong free will. Amen. Mga minamahal. Pero mga kapatid ko, para tayo po ay makatiyak, mga inmahal, sa kaligtasan, yung matalinong Kristiyano, mga inmahal, pipiliin niyan yung paglakad sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Kapag ang dakilang Diyos, mga inmahal, ang iyong inuna, mga kapatid, lumakad ka sa Espiritu, mga inmahal, naku, araw-araw nandito ka sa purihan. Amen ba? Tuwing gawain nandito ka, mga inmahal, para magpuri sa dakilang Diyos, lumalakad ka niyan sa Espiritu. Amen? Mga minamahal, hindi pala simple yun, mga kapatid. Paglakad daw po sa laman, aani ka ng kasiraan dyan, mga inmahal. Iiyak ka sa dulo. Amen? Magkakaproblema ka sa dulo. Pero mga kapatid, kapag lumalakad tayo sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal, pawang pagpapala, mga kapatid, ang naghihintay sa atin. Amen? Kaya nga mga minamahal, kung hinihila ka ng laman mo, mga kapatid ko, sa direksyon ng kasalanan, sa pagsuway sa kalooban ng mahal na Panginoon, mahinmahal, sa katamaran, mga kapatid, sa kalooban ng dakilang Diyos, hindi mo ayaw mong gawin, mga minamahal. Manana habit, bukas na lang, mamaya na lang, next week na lang, next month na lang, mga minamahal. Oh, napakadelikado niya, mga kapatid, pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pero habang, mga minamahal, balakas ang laman mo, mga kapatid, sa paglayo sa kalooban ng Diyos, yung Holy Spirit naman, magpapatuloy yan, mga minamahal, na uudyukan ka, mga kapatid, na manatili ka sa daan ng Diyos. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Amen ba? Hindi tayo pwedeng magsilbi sa dalawa, mga minamahal, sa ating pong pita ng laman sa mundo at yung Holy Spirit, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, pwede nating i-overcome yan. Kaya nating i-overcome, mga kapatid, ang mga pita, mga minamahal ng ating mga laman. Sabi ng Romans chapter 8, verse 12 hanggang 14 po, mga minamahal, tingnan natin ang talatang ito. Romans 8, verse 12 to 14. From the book of Romans chapter 8, verses 12 to 14. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Mm-hmm. For if you live after the flesh, ye shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Ayon sa Roma 8:12 hanggang 14. Kaya nga mga kapatid, ang may utang tayo, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Amen. Sapagkat kung mga buhay kayo nang ayon sa laman ay mamamatay kayo. Amen. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Mm. Sapagkat ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ito po mga kapatid ko ang binibilin sa atin. Pag nabubuhay daw tayo sa laman pala, mayin mahal, mamamatay tayo eh. Sabi rito, kung nangabubuhay kayo ayon sa laman, yung mga mamatay kayo. Datapot kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, mga bubuhay kayo. Amen. Ito lagi ang pinapangaral ng beloved honorable pastor, chapter verse 14. Sabi rito, sapagat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga, may mahal, yung pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. May mahal, sa pagsunod natin sa kalooban ng dakilang Diyos, naroon yung kalayaan natin, may mahal, sa kahatulan. Malaya tayo sa kahatulan, may mahal, ng dakilang Diyos natin. Tingnan niyo yung Romans chapter 8, verse 1. King James Version po tayo. Romans chapter 8, verse 1, may mahal. From the book of Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh,
but after the Spirit. Amen. Praise the Lord. Tagalog po. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. Tapos na po ron, mahin mahal. Ngayon nga'y wala nang mga hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Period. Kulang po yung Tagalog. Sabi ng English, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Ito yung bantayan natin. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang mga Kristiyano raw na lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa Spirit, sa Holy Spirit, hindi na sila hahatulan. Pero yung daw lumalakad sa laman, mga minamahal, ay hahatulan ng Diyos. Amen? Kaya hindi porke nasa loob tayo ng church, mga minamahal ko, ay sigurado na. Kinakailangan i-church natin. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Kinakailangan lagi nating nadarama yung presensya ng mahal na Panginoon. Kinakailangan tiyakin natin, mga mahal, yung ating pagtungo sa sambahan. Wala tayong ibang layunin kundi sambahin ang dakilang Diyos. Papurihan siya, mga minamahal ko. Itaas ang kanyang pangalan. Amen ba? Praise the Lord. Napakaganda po ng talatang ito, mga minamahal. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus doon sa mga lumalakad sa Espiritu at hindi sa laman. Amen? Ano ba yung mga gawa ng laman, mga inbahal? Galatians chapter 5, verse 19 to 21, mga kapatid. Basahin natin. From the book of Galatians chapter 5, verses 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Lahat daw ng ito, min mahal, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Mga gawa ng laman, min mahal, basahin natin. Ayon sa Galatia 5:19-21. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapananagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayon mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga inmahal. Ayun, mga kapatid, inisa-isa yung paggawa ng laman, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. E dun po sa mga nakay Kristo na, nasa mahal na Panginoon na, mga minamahal, ipinapako natin dapat yung ating mga sarili. Amen ba, mga inmahal? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na tayo ang masusunod, kundi ang ating mahal na Panginoon na. Amen. E sabi ng Galatians 5:24, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito, mga minamahal ko. Yung pong inilalagay natin yung ating mga sarili, mga minamahal, dun sa pagkapako sa krus, mga minamahal, dinadala natin yung ating mga sariling kagustuhan dun sa kamatayan, mga minamahal ko. Katulad ng ating malapasok Kristo, mga minamahal. Kinakailangan continue po yun. Kinakailangan araw-araw, mga minamahal ko. Sabi nga ng Galatians chapter 3, verse 5-7,
patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Tingnan niyo po, mga minamahal, sa English tayo. Colossians chapter 3, verse 5 hanggang 7 po tayo. Malapit na tayo magtapos. From the book of Colossians chapter 3, verses 5 to 7. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime when ye lived in them. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog mo bilabeda. Sa mga taga-Kulusas, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 7, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang mga sa ibabaw ng lupa, pagkikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo rin nilakaran ng una nang kayo'y nangabuhay pa sa mga bagay na ito. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Say praise the Lord, may mahal. Maghanda po ang ating mga manunugtog, ang ating pong mga awit. Mga minamahal, magtatapos na po tayo, mga kapatid ko, sa ating pong aralin sa umagang ito. May mahal, kinakailangan po, mga kapatid ko, ay ating pong laging isuko yung ating mga buhay sa araw-araw sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga mahal? Kinakailangan babantayan natin ito, mga kapatid. Hallelujah. At sa pagkising natin sa umaga, mga minamahal ko, ay mag-submit tayo sa dakilang Diyos. Lumuhod tayo sa mahal na Panginoon, mga mahal. Dakilang Diyos, ikaw na po ang manguna sa akin sa araw na ito. Amen ba? Ikaw na po, mahal na Panginoon, ang gumabay sa akin sa araw na ito. Ilayo mo po ako sa tukso. Ilayo mo po ako sa mga kahinaan ko. Amen ba, mga mahal? Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible sa huling bahagi, mga mahal, na ating gawain, mga kapatid ko, magsilakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Amen? Alalahanin po natin, mga mahal, may kabayaran lahat ng bagay, mga kapatid. Lumalakad tayo sa laman, mga mahal, mapapahamak ka niyan. Amen ba? Mga mahal, tumayo po tayong lahat, mga kapatid ko. Awitan natin ang dakilang Diyos na buhay, purihin ang ating mahal na Panginoon. B flat. Holy, holy are you, Lord, the whole earth filled with your glory. Let the nations rise to thee. Lahat po tayo, may mahal. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. To give honor and praise to your name.
Hallelujah, God bless you po, brother, preacher, brother, new Diyos man, hallelujah. Sa salita ng ating dakilang Diyos na ating napakinggan, hallelujah. Ang ating napakinggan ay totoong salita ng ating dakilang Diyos, tulad ka po ng sabi, hallelujah. Hallelujah, tayo po ang siyang mamimili. At alam po natin ang consequences po nito, hallelujah. Between life and death, actually, hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, gabang narito po tayo sa totoong gawain ng ating pinakamahal Pinoon. Wala po tayong magagawa, hindi po natin kaya iligtas ating sarili. Ang totoong kaligtasan ay nagmumula lamang sa ating dakilang Diyos. Ang tanging mahalapin noon lamang, hallelujah, ang makapagbigay ng kaligtasan. Kaya ano po ating gagawin? Tuloy nga po natin napakinggan. Isuko po natin, we have to submit, hallelujah, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Opo, mahirap. Kaya dahil mahirap, kailangan natin ang tagapagligtas. Muli, hindi po ang ating sarili ang tagapagligtas, bagkos ang ating dakilang Diyos, ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Unawain po natin, tayo po lahat ay hinirang pinili ng ating dakilang Diyos ano ang layunin upang ating matanggap ang kaligtasan. Ating sarili na po ito, hallelujah. Ating choice na po yan kung alin po ang ating pipiliin. At malinaw ang ating napakinggan, hallelujah. Ang flesh, hallelujah, ay magbubunga, hallelujah, ng kapahamakan. Pag tayo sumunod, hallelujah, sa kaluban ng ating dakilang Diyos, walk by the Spirit of God, hallelujah, walk after the Spirit. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Magmamana po tayo ng buhay na walang hanggan, hallelujah. Tayo po yung manalangin, patuloy po tayong magpapasakop, hallelujah. Patuloy po natin hingin sa ating dakilang Diyos na tayo po ay patuloy na panghawakan gabayan. Bigyan po tayo ng mga pusong mapagmahal sa ating dakilang Diyos. Bigyan po tayo ng totoong pangunawa sa kalooban ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Upo dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamahal Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong mga salita na ay napakinggan. Upo dakilang Diyos, ayaw po namin na buhay makasalanan. Ayaw po namin, mahal Panginoon, hallelujah, na aming sarili, ang siya po naming masusunod dakilang Diyos. Kaya kami narito po, patuloy na nagsusumamo sa iyo. Malayin yung Panginoon sa paunang panalangin po ng aming mahal na Pastor, Wildis Radal, Midway Intim Prophet, O God. Tulungan niyo ang bawat isa aming dakilang Diyos na iyong banal na kaluban ang siya po naming susundin. Tulungan niyo po kami, mahal Panginoon, dahil kami po'y mahina. Hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Hallelujah, sa aming pang-araw-araw na pumumuhay. At ilayo po kami sa lahat ng uri na mga kailangang mayroon po ang iyong mga anak, dakilang Diyos. At bahong lahat, patawarin niyo po kami, mahal Panginoon, sa lahat-lahat po na iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakamali, sa iyong mga kahinaan, sa iyong paglakad ayon sa aming mga laman. Patawad, dakilang Diyos, patawad, mahal Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, na maging karapat-dapat at handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay minsan at dalangin sa mga kaparehang pangalan ni Jesus at magsabing Amen. Hallelujah, hallelujah. Ating pong hallelujah, ilayan sa ating sarili at isa sa pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, na tayo po ay may kapangyarihan against doon sa gawa ng kawin ng ating pinakamahal Pinoon. Pero mayroong palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, upang tayo po may nagumpay sa ating laman, ano ang sabi ng Biblia? Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin, doon pa lamang tatakas ang gawa ng kaaway. Hallelujah. Pag tayo po ay magpapasakop sa ating pinakamahal Panginoon. Ating pong ilian sa ating sarili. Isipin po natin, kamay po natin mahal galang pastor. Ang siya pong naglilian sa bawat is atin. Hallelujah. Ating pong sawatain
ang lahat na makinaang mayroong panganak ng Diyos. Hallelujah. Opo, mahal na Panginoon, narito po kami na kailan Diyos sa iyong mga pangilangan sa iyo. Mahal na Panginoon, tulad nga po, hallelujah, hallelujah, sa mga salita na kailan Diyos. Ang laman ay mahina, kaya mahal na Panginoon, narito po kami, kailangan ka namin na kailan Diyos. Tulungan niyo ang bawat is amin, ma-overcome po ang mga kinaan ay mga anak. Ang aming mga kinaan, hallelujah, dito po ay aming ma-overcome. Tulungan niyo po kami dakilan Diyos na yung aming banal kaluban ang siya po naming susundin dakilan Diyos. At sa pauna panalangin po ng aming mahal galang Pastor Wildis Radal, Middle Intent Prophet O God, with all authority, sa makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng mga kahinaan mayroong panganak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Demons of blessed of the flesh, last of the eyes, friend of life, in glory, demons cast out right now. Demons cast out in mighty name of Jesus. Last of the flesh, cast out in Jesus' name. Demons of last of the flesh, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat na karamdaman, sakit karamdaman, cast out in Jesus' name. Be healed sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri na karamdaman, cast out. Be healed in the mighty name of Jesus. Panglupay-pay, panlalamig, all vices began. All problems stop in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Ating palapangan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Muli, hallelujah. Tayo po'y magsusumikap, tayo po'y sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At patuloy po natin, papurihin natin dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Patuloy po umaten. Tulad nga po ng sabi natin, Brother Pastor Luis Dalmida, tayo po, hallelujah, ay magpumupilit na umaten sa banalagway ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sabi nga, hallelujah, ang ating buhay, kalakip na po ito. Given na po yan. Wala na po tayong mga hallelujah. Wala na po tayong mga choices. Unais po natin ang kaligtasan, tayo po yung magpapasakop sa kalooban ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Mayroong isang magandang pangaral kanina po at tinapakinggan. Ano ang sabi? Bigyan po natin oras, bigyan po natin panahon, kapangyarihan ng ating katawan upang mayroon po tayong lakas, hallelujah, na sumunod, umaten sa gawain ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating palapangan ng ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. At habang nagpuruhan na rin po ang ilan sa ating beloved adult choir para sa special love offering. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Garfani. At aming mahal, bago ito lumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha aming mahal ng special offering. Pero po ito mga mahal para sa ating mga gawain dito, minimahal, sa ating bayisambahan. Kaya po, minimahal, sa inyo pong ibigay. Itaas po ninyo, minimahal, at ako na rin po ang manalangin sa inyo ibigay. Praise the Lord. Praise the Lord. Itaas ninyo, minimahal, ang ibigay. Upo ang pagpala naming Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahalapin ni Jesus, mahalapin noon sa mga sandali ito, mahalapin noon kami po nagpapasalamat, mahalapin noon sa aming mga kapatiran na patuloy, malapinoon, na nakikipag-isa, malapinoon, sa mga gagawain, malapinoon, dito sa bahay ng sambahan. Kaya, malapinoon, basbasan mo po ang mga pagpapalang ito at ibalik mo po sa kanila na makalibong bisis, malapinoon, ay yung mga pagpapala, malapinoon, at sa aming mga kapatiran na wala pong maibigay sa kanila na wala po sila pagkakitaan, malapinoon, pagpalain mo rin po sila, malapinoon, upang sa sunod na gawain, sila man, malapinoon, ay magkapagbigay para sa iyong binang na gawain, malapinoon. Pagpalain mo kami lahat, malapit nito, may minsamot panalangin sa matamis at mga panihang pangalan Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O Diyos, mahal ka namin tulad, kaya't kami magbibigay. Hindi namin mababa sa pagdating ng kalungkutan.
the Lord. God bless beloved choir. At minimal, tayo pwede dako na sa ating mga announcements sa mga gawain po minimal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribilis, Bataan. Tatlong bisis po minimal ang gawain dito sa loob ng isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minimal. Araw ng Miyerkules, ito po ating midweek service. Magsimula po minimal ang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, katulad kagabi, ito po ating overnight prayer mga minimal. Magsimula po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, ito po ating general service. Magsimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minimal, Lunes ito hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. At sa atin pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 o Channel 4. Ito po ay mamaya po minimal yan, Sabado ng gabi, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng ating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, alas asin Maribilis, Bataan. Ito po minimal araw-araw din, Lunes ito hanggang Sabado, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, andyan pong number ng ating beloved ordained preacher. Pwede silang kausapin minimal sa pamagitan ng cellphone, pwede rin sa personal na pagkipag-usap. Praise the Lord. At mayroon pa niyong lihan sa pagkatapos ng gawain. At minimal, bukas po lobi ng mga Panginoon ay ang ating Holy Supper. Pagkisabi sa ating mga kapatiran na hindi nakadalo, na bukas po minimal ay ang ating Holy Supper. At sa atin pong mga finest choir, mayroon po kayong practice mamayang gabi sa paraan lang sa GC upang malaman nila kung anong oras kayo magsimula sa inyong practice. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po minimal ang gawain sa araw na ito. Tayo po ito may ulat minimal para sa ating pagtatapos. Ito po yung panalangin ating beloved brother Ryan Cha, ating beloved brother Adjong. Ako na rin po minimal ang manalangin. Praise the Lord. Tayo po ito may ulat minimal para sa ating pagtatapos. Mapagpala namin Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo mahal na Jesus. Mahal na Panginoon, sandali ito mahal na Panginoon, kami pinupasalamat mahal na Panginoon sa paggabay patnubay mo mahal na Panginoon sa iyong banal na gawain sa araw ito na nagtapos sa mabuti mahal na Panginoon sa iyong mga gawain mahal na Panginoon. Maraming salamat mahal na Panginoon at kami pasalamat sa paggabay mula sa mga awitan ng joyful songs, solemn songs sa buhay ng mga patutuon ng aming mga kapatiran mahal na Panginoon at sa mga nagbigay sa iyong banal na gawain mahal na Panginoon. Maraming salamat mahal na Panginoon. At higit sa lahat, mga Pinoon, sa mga salita mo ng kaligtasan na amin po napakinggan, mga Pinoon, sa umagang ito, naging karagdagan, mga Pinoon, sa aming mga panampalataya, mga Pinoon. At sa amin pong pag-uwi sa aming kanyang tahanan, mga Pinoon, para tingin mo po kami ng maluhati, ilayo mo po kami sa anumang malisis at kapamakan. Pagpalaim mo kami lahat, mga Pinoon, ito pa yung isamot, panalangin sa matamis at mga pinapangalisus. Amen, hallelujah, praise the Lord.